Sir Amador. Po. Bad news nga po talaga ito. Nakakalungkot po ito at nakakainit na ulo pa. Ano pong ebidensya meron kayo na si Mrs. ay kumabit sa kanyang pamangkin? Nahuli ko po sa mga ano sir, yung mga reaction po nila gawa. Tapos yung anak ko po, may mga nakita po siya sa mga chat po, mga chat. Marami po mga sinasabi nilang mahal ko, asawa ko, mga I love you nila. Ah, yan. Yan, nagjo-joyride sila. Yan si pamangkin, nagda-drive tapos nakaangka si Mrs. Opo, meron po sir, magkasama sila. Oo, oh, yan pa, very sweet. Couple shirt, okay. Ayun, nag-victory peace sign pa si lalaki. Si lalaki, si pamangkin ay si Arky Bayer. Ayun, nag-withdraw pa sila sa ATM. Sige, kausapin natin si Mrs. Tiyan natin kung ano yung kanya maging reaksyon tungkol dito. Ma'am Lorna. Yes, sir. Magandang hapon ho. Totoo ba ito? Binibintang sa inyo ni Mr. na ang kalaguyo mo raw yung mismong pamangkin niyo po? Ay, mabuti na panong mo po yan. Sige po. Umpisahan ko sa umpisa. Sige po. Una-una, ako'y nag-abroad ng matagal. Maitaguyod sila. Opo. Binigyan magandang tahanan, sinilala subdivision na mayaman ko, no? Okay? Okay. Ngayon, nasa Fairview pa sila sa Payatas. Binigyan ko sila katulong. Gusto ko matikman ang magandang buhay ng aking mga anak. Ikaw, mister, kinaliguyo si pinsan. Walang reaction. It's already passed. Okay. Itao lang yan. Pagbibigyan natin. Teka mo naman, ma'am. So, mister, kinalaguyo niya yung pinsan niya? Pinsan ko na nagkatulong sa bahay ko. Aha. Nakita lang yung bunso. Which is, ang bunso ko before 8 or 9. Okay. I'm not sure that it's siyang tagal na din, no? So, okay. Wala sa akin yan. Wala siyang demanda. Wala siyang sertulpo. Wala lahat. Okay. Kasi, lagi kong tandaan, always give a chance. Tao lang. Okay. Okay, i-shortcut ko na. Nandito na kami sa Cavite. Umuwi na ako, sir. Opo. 2018. Pagdating na pagdating pa lang, sigalot na. Away na. Binantaan na niya akong patayin. Sunugin na ako ng boy. Which is, mayroon din po kaming demanda niyan sa police. Mayroon akong record yan sa pagtangka niya. Pagpatay, pagmura, pagsunog ng buhay. Talagang dinaan ko rin naman sa legal cell. Nagbanggay mo na kami. And then sa police. Kaso nga doon sa police na, nung hinihan na po na ako ng psychological ano doon sa PGH, wala na akong pera. Opo. Kasi po matagal na rin po akong nasa Pilipinas. Kumbaga, may pagawa ko ang bahay, naubos din lahat ang budget ko kasi opo, ako po nagbumay sa kanila lahat eh. Opo. So talaga, naubos din naman. So, noong pandemic po, dito na tayo sa pandemic, start po na wala na talaga akong pera, nasangla ng mga alahas ko para ipakain sa kanila, nangatulong ako para magampanan ko yung bills, mga aso ko, pati sa anak niya, na which is siya dapat gaganap doon, pero ako gumanap. Okay, ngayon po, dumating ito, nag-away-away na, grabe ng gulo, nandiyan ang sigalot, pagpulis na lahat na. Ngayon, isipan ko nung nangatulong ako, umiyak ako sa tulog, bakit ako nandito, dapat si Junjun o si Amador Amonggo dapat gumawa nito. Okay. Dumating yung matinding pagsubok na wala talaga akong pera. Nandiyan ang away, wala siyang trabaho, ako nagpakain, lahat, kanila, lahat. So, therefore, it's a tie. So, nagloko muna si Mister dahil kinabit niya yung inyo pong pinsan na nagpapakatulong sa bahay habang ikaw ay OFW, and then later on, gumanti ka at ikaw naman, kinabit mo yung pamangkin niyo. Hindi. I swear to God, hindi. Yung pamangkin po, yun ang nagpakain sa akin, nagbayad ng bills, kahit ang trabaho niya magkano lang ang isang araw, para pakainin ako din nakatira sa bahay. Sandali po, mama. Sir Amador, totoo ba na yung pinsan po ni Mrs. ay kinabit mo yung nagpakatulong sa bahay nyo? Hindi po, ganito po nangyari nun, sir. Yung sir mo po yun, sir. Mismo po yung babae ang nangaakit sa akin. Wow. Ngayon po, sir, hindi ko po pinatulan yun at hinagis ko po siya noong gabi nun at sinabi ko na rin pa sa kanya yun ang nangyari. Tapos okay, so inaakit ka nung babae? Opo, sir, opo. Okay, opo. Tapos hinagis mo? Opo, sir, wala pong nangyari sa amin. Paano po, paano nyo po hinagis yung babae, yung pinsan? Tinulak ko po siya, sir, tinulak. Wala. Bakit, ano bang ginawa niya para itulak mo siya? Inahalikan ka, niyakap ka? Opo, sir, opo. Yung nakaano po siya sa akin, sir, kasi nakahiga po ako, sir, yung papatong na po siya ganun. Eh, parang inano ko po siya ganun, tinulak pa, ano, yung parang... Ah, okay, so nakahiga ka, sir, tapos papatungan ka niya, tapos tinulak mo? Opo, sir, opo, opo. Kaya wala po sa amin nangyaring kahit ano. Nung papatungan ka na niya, ano siya no? Nakadamit? Walang damit? Nakadamit po sir, nakadamit. Ano po yung gabi? Opo, nakadamit. Parehas kami nakadamit, sir. Saan po yung sa kwarto ninyo? Opo. Ano po naging reaksyon niya nung tulakin niyo po siya? Wala po sir. Nung pagkatatulak ko po sa kanya, sir, wala. Umalis na po siya, lumabas na po yung kwarto, sir. Opo, sige. Tapos sinumbong niyo po yan kay Mrs.? Oo, inamin ko po yun, sir, sa kanya, inamin. Okay, mabuti. Mainam, kung ganun. Tapos po, sir, ito, yung mga sinabi niya pong mga kwento po yun, sir, hindi po ako naniniwala. Yung mga sinabi niya
nagpa-blatter po sa pulis. Ako sir, meron pa ako dito yung nagpa-blatter doon po ako sir. Na dalawang beses na ako sinuntok, dumugoy ng uso ko. Hindi okay. Lang po natuloy nung huli kasi nagtrabaho na po ko rito para sa mga anak ko. Nandiyan pa po sa akin yung certificate po nung pagpa-blatter ko sa kanya. Dapat irereklamo ko po nung time na yon. Hindi ko na po itinuloy sa barangay kasi po iniisip ko yung trabaho kasi mga anak ko. Kasi wala na po akong trabaho sir, pinagresenya ako sa trabaho eh. Abigail? Hello po sir. Magandang hapon. Anak po kayo ano? Opo. Okay, meron na po kayong gustong sabihin? Ma'am? Ayun nga po, ang akin lang po, ito nga pong dalawa, hindi po tama ang ginagawa, napaka-immoral naman po. Sino pong gumagawa ng immoral? Si papa mo, mama mo, o pareho? Ito pong nanay ko. Kasi po, sir, imagine nyo po, sinanla po itong bahay na hindi po namin alam. Sila lang po dalawa ang nakakaalam. Lahat... Silang dalawa nung pamangkin? Opo, sila lang po dalawa nakakaalam. Hindi ko po, hindi po sa amin sinabi, hindi niya po sa amin pinaalam. Missing ko, hindi kami tinulungan, hindi po kami binigyan. Tapos nagpatayo po siya ng bike shop, sila lang po dalawa na lalaki niya ang pumupunta doon. Aha, tinago sa inyo. Ako lang po mismo sa sarili ko nakaano eh, nakatuklas po eh. Yung kwento po ni Mama para maging patas naman tayo, ano Abigail, totoo ba yun na kinabit daw ni Papa mo yung pinsan niya na nagpakatulong sa inyong bahay, pero dinidinay naman ng Papa mo yun. Totoo ba nangyari o hindi? Base pinsan sa yung... niya? Naging obserbasyon. Oo. Dati pa po kasi nung bata kami pero hindi po talaga literal na nagkaroon sila. Parang naging close lang po sila ng husto. At totoo ba yung sinabi ni Papa mo na papatungan na sana siya nung pinsan ni Mama mo, tinulak niya? Opo. Opo. Nakita din po yun ng kapatid kong bunso na ahalikan po siya ng babae. Tapos, ayun po, kumalas po silang dalawa. Si Papa mo umuyos nung ahalikan, umiwas siya, ayaw niya magpahalik at tinulak niya. Umiwas po si Papa noon. Tapos umalis na rin po noong time na yun ng babae sa bahay. O, kasi nagsumbong na siya kay Mrs. Opo. Okay. Tawagan niyo nga si Attorney Garrett or si Attorney Villamor o si Attorney Sam kasi mukhang lahat ata sila nasa hearing. Kung sinong available, ano, yung walang hearing ngayon. So, yung anak sumusuporta sa tatay. Itinira niya po yan dito yung lalaki, pinaalis ko lang po eh. Ah, pinaalis nyo lang? Opo, pinaalis ko na po. Isang linggo na po nakakalipas. Ang masama po, siya po ang huling may dala ng sasakyan dito at saka ng motor. Hanggang ngayon, wala pa rin po. Hindi niya po sinasabi sa amin, wala po. Para na po kami ditong ano. Para na po, kami dito mga border. Hindi niya kami pinagpapansin. May sarili na po siyang mundo. Pinaglalaban niya po talaga yung lalaki niya. Galit na galit po siya sa nangyari dahil pinalayas ko po yung lalaki. Ma'am. Yes, sir. Okay. Ayan po, yung anak niyo na po mismo nagsasalita laban sa inyo. Alam ko yan. Alam kong sinasabi ko. Ang turut dulo dyan, yung pera. Sir, which is buhay pa po ako, sir. Noon pa yan sila si Galot. Mula dumating po ako, sir. Kung alam mo lang kung gaano ako nagsakrapisyo dyan sa halaya. Pilit nilang inaagaw. Pilit nila ang kinin. Ma'am, sorry. Hindi po issue dito yung sakripisyo mo, yung pagbigay mo ng pera sa kanila, kung ano pa man. Ma'am, ang issue dito, ma'am, yung bang whether or not totoo ba yung bintang na kayo po ay karelasyon nyo ang pamangkin ninyo? Hindi po. Yung pamangkin ko yan ang nagtrabaho. Okay, sandali po. Ano po itong tawagan nyo po sa chat ng mahal? Sabi dito, okay mahal ko, tulog ka na dyan. I love you, kiss nga. Opo. Okay. So, bakit mo tatawagin ng mahal ang pamangkin mo? At mag-I love you ka pa, magkikiss pa. Hindi yan natin sir. Ang Facebook ko, pinakialaman nila. Kahit so, ibig sabihin, na-hack yung Facebook nyo? Hindi ako gumamit yan. Hindi ako nagsisip. Bakit? Okay, sige. So, na-hack. So, hindi sa'yo to. Ano po yung mga picture na sweet kayo? Pakita ko ulit natin yung picture. Yan ba yung lalaki? Sandali lang. Okay. Yan ba si RK? Okay, yan si RK. Okay na. Parang missing in action natin yung ipin. But, ha? Pilin na lang. Attorney Gary Tungol ng Axia S Party List. Meron ditong mga ebidensya, itong si Mister na si Mrs. at yung kanyang pamangkin, nagtatawagan ng mahal, tulog ka na dyan, kiss nga, etc. At bukod pa dyan, may mga picture na sweet sila. And then, yung anak mismo magtitistigo na meron siya nakikitang kababalagaan sa pagitan ni nanay at sa kanong pamangkin ni nanay. Yes. Enough ba na ebidensya yan na para makapagsampa ng kaso itong si Mister laban kay Mrs.? Yes sir, no. It's enough to establish at least probable cause laban po dito sa ating nirereklamo. Kasi we have evidence that tends
prove na meron po silang extramarital relation at meron po tayong isang witness that tends to prove na merong nangyayaring sexual contact. So yun po yung mga elemento ng crime na tinatawag nating adultery. Which adultery. Na committing. Yes, Sir Rafi. Si Pamangkin, wala bang pwede may kaso dyan? We don't have to worry too much, Sir Rafi, dahil sa case of adultery, parehas po yung wife and yung kanyang kinakabit ay makukulong. Ah, okay. So pareho, tabla, pareho makulong. Yes. Okay, yes. Sige. Salamat, Tony Gary Tung ng AXIS Party List. Pwede pa makita ulit yung ano, picture ng Pamangkin? Tabi mo nga. Yan. Oh. Okay. Sandali. Yuki, ba't katawa ng tawa? Ito si Yuki. Hindi naman pagpatid-patid yung tawa. Ayan, si Arky. Wow. Ayan, 30 years old. Oh, teka muna. Baka naman Photoshop lang yan. May ngipin siguro yan. Wala, natanggal talaga. Sir Amador. Sir. Okay, pwede ho kayo magdemanda adultery, oh. Sabi po ni Attorney Gary Tung ng AXIS Party List, at may kalalagyan itong Mrs. Mo at saka yung pamangkin. Ano bang desisyon? Opo, sir. Saan po ako pwede pumunta, sir? Ah, okay. Very easy. Huwag mo ibaba ang telepono, kakausapin namin kayo. Kami ang magbibigay ng guide sa inyo, kami ang tutulong sa inyo para makapagsampa kayo ng kaso. Sir. Labang, Mrs. Hello po, sir. Ma'am. Paano naman po, sir, itong bahay, sir? Sinanlan niyo po. Ibang ilumagas na pera po, hindi na namin ito matubos, sir. Pero sabi ng anak niyo, ma'am, eh, yung bahay daw, isinanla mo, at ang nakakaalam lang, ikaw at saka itong si... ikaw at saka si Arky. Ako lang may ari yung bahay na yan, sir. Ako lang. Ma'am, the fact na kayo po yung mag-asawa na may tinatawag na conjugal, hindi po kahit na ikaw pang bumili nung, kahit ikaw ang gumastos nung lahat-lahat. Kahit singkong duleng, sir, wala silang naipon. Kahit sabi na ay, may naiambag po yung papa ko dyan, sir. Wala. Well, sandali lang. Attorney Gary, balik ulit sa Attorney Gary. Ma'am, since kasal po kayo, ma'am, may tinatawag na conjugal property. Kahit na pera mo yon, lahat yon pera mo, hati pa rin kayo dyan. Maliban na lang kung meron kayong pinirmahan bago sa kasal ninyo, na walang pagka-interesan si sir doon sa mga ari-arian mo bago sa kasal ninyo. Sige lang po. Sige ho. Ma'am, para ma-educate tayo lahat, ano, ito yung sinasabi ng batas. Attorney Garrett Tung ng AXIS Party List, bumabalik. Yes, Attorney Garrett. Ang sinasabi nitong si Abigail, meron siyang bahay na binili niya, pera niya lahat yon, pero kasal na sila ni Mister. Therefore, kiniklaim niya, sa kanya lang yung pera dapat yun. Kaya pwede niya isanla kahit na kailan niya gusto, kahit kung anumang gusto niya gawin sa property, kasi yes, pera daw niya yun. Ang sinasabi ko, di ba dapat conjugal yun kahit na pera niya yun, pero the fact na binili niya yun after the wedding, kahati niya na doon si Mister. Tama? Yes, sir. Correct po. Tama po kayo, Sir Rafi. Kailangan natin tandaan kung wala tayong prenuptial agreement or isang settlement, no, before kayo magpakasal, kung ano ba ang property relations nyo. The law assumes that everything you own is owned equally by your spouse. That means, Sir Rafi, nabili man to gamit yung pera mo or nabili man to before or after you get married, 50-50 na po kayo ng inyong asawa. Ayun. Okay. Very, very clear. Super clear. Salamat, Tony Garitong, ng AXIS Party List. Okay, sabi ng isang netizen na COVID daw yung ngipin ni, ano, ni Arky. Nag-social distancing yung mga ngipin. Ito mga netizen talaga. Mrs. Po. Totoo ba bungal si Arky? Dati po, kasi trabaho siya sa bahay. Ah, pero ngayon, pinalagyan niyo na po ng pustiso. Opo. Ah, pinaglagyan niyo. Okay. Utos-utosan ko siya. Okay. Sir Amador, ano bang gusto mangyari? Magkakaso tayo? Opo, sir. O, kausapin niyo po. Bigyan ko kayo ng pagkakataon mag-usap. Tingnan natin, baka magbagong isip po. Mrs., gusto mo kausapin si Mister? Lalaki na. Kausapin siya po makipag-usap sa akin. O, sige, Mister, kausapin mo si Mrs. daw. Sige, ilabas mo yung mga sa akin, Amador. Sir. Dahil wala na akong paniwalaan dyan. Lahat ng kanilumali na ginagawa niya. Sige po, sir. Go ahead. Sorry. Go ahead, Amador. Please talk again. Hindi na ako sa'yo makipag-usap dahil lahat ng kasinungaling ang ginawa muna sa amin. Ilang beses na kayong pinaikot, ginago. Ah. Ano pang ano? Ano pang dapat natin pag-usapan? Kung ano na lang ang dapat, yun na lang. Kayong dalawa magkasama. Ay, oo nga. Bahay naman talaga habol mo. Di ibinta ang bahay, hati tayo. Hindi, bayan lahat ng utang. Sige, go. Ibigay yan ang gusto mo. Yung ari-ari. Hindi bahay ang habol ko. Sa mga kaanuhan mo, walang hiyaan mo. Dapat sige, na pagbayaran mo. Sige. Pati mga anak mo. Bahay ba habol mo? Hindi na respeto. Natin, anong mayroon? Walang problema yan, Jo. Madali ko kausap. Yun naman laging si dalot natin dalawa eh. Hindi bahay. Hindi ko naman inalis ang karapatan ninyo, di ba? Alam mo yun, Jo. Never kong inalis inyo ang karapatan. Kayo ang lumayo. Magaling na talaga magtinguhaling. Magmukumpaytutin. Ma'am, sabi po na isang netizen, may gatas pa raw sa labi itong si Arky kasi wala pang ipin. Abigail, dapat po.
huwag nyo lang pakinggan ang side niya. Opo. Alamin niyo muna dapat. Hindi, ma'am, yan. Pinakikinggan ko yung mga netizen. Sabi kasi ng isang netizen, may gatas pa sa labi yan. Di pa kumpleto ang ngipin. Nag-social distancing ang ngipin. Para hindi magkawahawaan. Eh, kaso nagkawahan pa rin, nabungan. Namatay yung dalawang nasa harap. Ma'am, hindi ka ba makipag-usap kay mister na baka mahilot pa ito at hindi na siya magkakaso? Gagawin ko, sir, magmakaawa ako sa hindi ko ginawa, sir. Yung karapatan sa bahay, binigay ko na, usually nandiyan nakatirang anak niya, kinuha ko ulit, galing payatas, nakiusap, nilayasan nila ako, dahil binubugbog siya sa asawa niya, adik. Kinuha ko siya ulit para buuhin ang pamilya, para bigyan magandang buhay. Ngayon, dahil sa bahay na yan, yan ang habol nila. Ibenta ang bahay, kunin ang karapatan, hindi ko ipagdamot. Abigail? Oo. Kung ikaw ang tatanungin, ang gusto mo mangyari dito? Ako po, kahit makulong lang po yung RK. Makulong lang RK? Kasi matagal ko na po yan sila. Umabot na po sila ng taon, sir. Okay. Imagine mo, may pa, ano pa po yan? May pa-mansari. Mamansari sila? 2020 po yan sila. Anong ginagawa nila pag-mansari? Nalalaman ko lang po kasi ginagamit po nilang password ng cellphone. Ah, yun yung password nila, mansari. Opo. Kung ikaw ang tatanungin, gusto mo rin ba makulong mama mo o si RK lang? Kung makikipag-usap po siya sa amin ng maayos, hindi ko po siya ipapakulong. Kahit yung nalaki na lang po eh. Ma'am, ayan po, yung anak niyo sabi, kung makipag-usap ka na maayos sa kanila, oh, eh baka kasi hindi lang kayo papulo. Kasi ayaw niya po sa amin makipag-usap, sir eh. Galit po siya, galit na galit po siya sa amin. Mag-imbestiga kayo, parang awa niyo na. Huwag niyo sundin yung ano, kung gaano ako minura binastos dyan. Kung gaano isinigaw sa kapitbahay. Kasi nag-away tayo, no? Nag-away kasi tayo, no? Nagtatala tayo. Dahil sa lalaki mo, pinapaalis ko, pinagtatanggol mo. Sandali. Tinatawag namin si Arky para maging pair. Si Arky raw ay nagtututba sa ngayon. No. Wala, hindi available kasi nagtututbrush pa. Tumang netizen talaga kuminsan, oh, malang magawa. Anyway, Sir Amador, huwag mo ibaba ang telepono. Kung yun po talagang gusto niyo mangyari, magdidemanda tayo, tutulungan namin kayo. Pero bibigyan kayo hanggang, today is Wednesday, hanggang Friday, sir. Kapag limbawa, by Friday, pag tawag namin, ganun pa rin decision niyo, then Monday, magdemanda na tayo. Okay, sir? Opo, sir. Okay, sige po. Ma'am, salamat po, ma'am. Salamat, sir. Lorna, salamat. At salamat po, Abigay, ma'am. Babalikan namin kayo sa Lunes. Salamat po, sir. Thank you po, sir.